Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Kung napapansin nyo guys, no, meron dyan tatlong paso na bakante. Samahan nyo ako, mag-repat tayo. So, yun guys, no, ito, meron tayo ritong halaman. No, nakalagay siya sa isang paso, tapos variety of plants to. Iba-iba. Iba-iba siyang halaman. Kaya, ang gagawin natin, ililipat natin siya, tatanggalin natin yung iba dito, tapos ilalagay natin dyan. Kasi masyadong ano eh, masyadong kuti na nga yung lupa, tapos dikit-dikit pa sila rito. Hindi siya masyado lalaki. Tingnan niyo ang liliit ng iba, no? So kailangan ilipat natin para mas mabilis siyang lumaki. Kagaya ng isa rito, meron ako ritong iniripat kanina. Ito. Dati siya nakalagay lang sa isang maliit, tapos nilagay ko rito para mas malaki ang ano, mas malaki ang posibilidad na mabilis siyang lalaki, no? So guys, ito gawin natin. Tanggalin natin to, pag-iwalayin natin, tapos ilagay natin dito isa-isa. So, yan guys, meron na tayo ritong hinalo na lupa, balat ng palay, ipa, tae ng baka, saka konting buhangin. So, nilagyan natin ng maraming ano, ipa, para hindi magdikit-dikit yung lupa. So, ito na may ilalagay natin dito, no, para mailipat natin to mga to. Yan guys, nilagyan na natin ng lupa yung ano, yung tatlong paso, no. Then kung mapapansin niyo, hindi puno, no. Bakit hindi puno? Yung iba kasi kapag nagre-repot, no, ang ginagawa nila, pinupuno agad nila ng lupa, tapos tinutusok nila yung gitna, hinahalukay nila yung gitna, tapos sa kanila nilalagay yung halaman, which is mali po. Kasi kapag nilagay mo yung halaman na nagkasama-sama yung ugat diyan, hindi yung naka-spread, hindi siya maganda. Kasi mas maayos na ang ugat is naka-spread para mas marami siyang masisip-sip na ano, na tubig, at the same time mas mabilis siyang lalaki kasi hindi siya nagsama-sama na nagdidikit-dikit sa isa lang. So dapat ganito, maglagay muna kayo ng almost half ng ano, ng lupa dun sa paso, tapos saka nyo ilagay yung halaman, tapos saka nyo kayo maglagay, mag-fill ulit ng lupa. So yan guys, tinanggal na natin yung halaman, kinuha na natin dito kasi magkakasama siya, marami, no. And then ilalagay na natin siya dito, ililipat na natin siya. So yun yung kagandahan, no, kapag ipapatong mo lang siya, yung mga ugat niya is naka-spread, mas maganda siya. After nyan, saka natin siya lalagyan ng lupa. Yan. Diba yun yung ano, no? Yung nyog. Ano siya? Stiff siya. Kasi nga, yung ugat niya is naka-spread. Saka syempre, mabilis din yung paglaki ng halaman. Kasi maganda yung mga ugat eh. Nasa tamang position siya. Nakakalat. Maraming masisip-sip siya na tubig at saka mga nutrients. Ganyan po yung tamang paraan. Kasi yung abig, inahalukay lang yung gitna, tapos itutusok doon yung halaman. Hindi po yung tama. Ang disadvantages pa nun, kapag binabasa mo, dinidilig mo, laging nandun lang yung tubig. Pag time na natuyo na yung sa may gitna, wala na siyang masip-sip kasi nandun lang yung ano, doon lang nagsi-circulate yung ano, yung ugat niya. So kung naka-spread siya, pag mayroong mga part na medyo basa-basa, nagmo-moist, masisip-sip pa siya ng ano, masisip-sip pa siya ng ugat, no. Hindi malalanta yung halaman niya kahit hindi agad nadidiligan kasi naabot niya yung mga malalayong lugar, malalayong ano, part ng ano, yung paso. Kahit yung medyo malapit na sa ano, sa gilid niya. So, ganyan guys. Ganyan yung tamang ano, pagre-repot. So, yan guys. Tapos na tayong mag-repot, no. Nailipat na natin siya sa tatlong paso. Pero may nakita ko isa na spare. Ito, lata ng pintura. Ginamit ko na rin. Yan. Nalipat na natin sila. No? Hindi siya puno kasi masyadong malaki kasi yung paso, no. Okay na yan. Pag lumalabas na lang yung ugat, saka tayo magre-refill ng lupa, no. Yan. Tapos to, ito yung original.
May natira pa sa kanya, hindi ko pa napaghiwa-hiwalay. Kasi kulang na ng paso, wala ng paso. Sa mga gusto mag-sponsor po ng paso, comment lang po kayo. Then, yan na. Okay na. Tapos tayo mag-repat. Repatting done. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, no? Huwag sana kalimutang mag-subscribe and click na rin natin ang bell button. Updated ka sa mga susunod pa natin mga video. Thank you.